tuloy ang paratan. Ito ang Defense Corner. 15 minuto po bago sumapit ng alas 5 ng umaga. At ngayon, tulad po ng ating naipangako, ang kwento ng kabayanihan sa mga buhay at pag-ibig ng ating mga kawan na nalilikod sa bayan, ang bibigyan po natin ng pagpupugay sa umaga ito, si Lieutenant Commander Jose Papa Dinglasan, ang ito pong Deputy Chief ng Navy Public Affairs Office, dyan po sa Rojas Boulevard. Panoorin, pakinggan natin ang kwento sa kasaysayan ni Marine Lieutenant Commander Jose Papa Dinglasan. Ako po si Captain Jose P. Dinglasan, 37 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa bagong 9-1 Antipolo City. Philippine Marine Captain Jose Papa Dinglasan, nasugatan sa pakikipaglaban sa mga terorista sa lalawigan ng Hulusulu ilang taon na nakakalipas. Siya ay anak ng isang retiradong sundalo at pinili ring tularan ang yapak ng kanyang ama na naglingkod sa sandatang lakas ng Pilipinas. Siya ang ating bibigyan ng pagkilala at pagpupugay bilang isang kawal sa makabagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan! At ngayon, tunghaya natin ang mga kasaysayang nakapanoob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Ito ang katotohanan dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan! Si Marine Captain Jose Papa Dinglasan ay pinanak sa Fernando Air Base sa Lipa City ng kanyang mga magulang na sina Filomeno Dinglasan na dati rin sundalo at inang si Gloria Malimban Papa ng General Aguinaldo Cavite noong July 5, 1974. Sa kasalukuyan, siya ang Chief Information and Production Branch ng Navy Public Affairs Office sa punong himpilan nito sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Sa pagkukwento ni Marine Captain Jose Dinglasan, bata pa siya ay pangarap na niya ang maging sundalo dahil naging inspirasyon niya ang kanyang ama at kuya na naging mga sundalo rin. Unahin natin yung buhay mong kabataan mo. Paano ka napasok sa militar? Anong naisip mo nun? Ako po ay isang anak ng isang enlisted personnel from the Philippine Air Force. At yun po ang isang nagbunsod sa akin para mag-join sa serbisyo. Bilang isang anak na isang sundalo ay simula pagkabata ay naging pangarap ko na rin na mag-serbisyo sa bayan. Ito po ay naging isang ambisyon ko at bukasiya simula ng pagkabata ko pa. Batay sa kanyang kwento, si Captain Jose Dinglasan ay pang-apat sa 5 magkakapatid at pang-apat din sa mga magkakapatid na naglilingkod sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Akin po namang ina isang government employee from the Department of Agriculture, Gloria P. Dinglasan po ang pangalan. Ilan kayo magkakapatid? Kami po ay 5 magkakapatid at sa katunayan po ay 4 ang nasa serbisyo ito. Ang panganay kong pong kapatid ay isang Marine Lieutenant Colonel din po na nasa serbisyo. Ang isa ko pong kapatid ay retiradong marino din. At yung bunso po namin ay Second Lieutenant from the Philippine Air Force. So, anong taong ka pumasok sa serbisyo? Ako po ay nag-join sa military service on September 2, 1996 bilang isang kandidatong sundalo. Bilang enlisted man po ako nung una before ako po nag-join sa officer corps. Anong unang sa mission mo bilang isang sundalo? Bali po, naging mission ko nung enlisted man pa po ako, ay dito rin po ako sa punong humpilan bundagat ng Pilipinas na assigned sa Naval Modernization Office. Ngunit po, nung ako'y naging official, naging una ko pong assignment ay sa Pikit North Cotabato. Sa under po ako ng Marine Battalion Land Team 3. At yun ay kasagsagan po ng yung Siege of Bulyok Complex. Anong hindi mo makakalimutang experience ng pangyayari doon? Bali nga po pala, ang isang sundalo, lalo ng mga marino, ay talagang nag-i-engage sa combat at talagang lagi ng kasabihan na ang isang paa ay lagi nasa hukay. Doon ko rin po sa North Cotabato, sa akin first place of assignment na experience yung mabahaan ng halos isang buwan kaming nakababad sa tubig sa Pikit North Cotabato po ito.
So nakaranas ka na ba ng mga encounter, barilan sa kalaban ng gobyerno? Bali, sa katunayan po, ilan na rin po ang naging experience ko at ako po sa sarili ko, isa rin po akong battle casualty. Sugatan noong 2007 sa Panamaw Sulu. Ito po yung Siege of Camp Jabal Uhud, yung sa Bitanag Complex. Under ni, ano po ito, ni Kabir Malik. Yung po kampong ito, yung pinakamalaking kampo sa Panamaw Sulu. Paano nangyari at nasugatan ka sa inkwentong yan? Ito po yung naging atas sa ng mataas na sa General Headquarters na kunin po ang Camp Jabal Uhud. Na pagkat ito pong mga ano ito, naging rogue MNLF na po sila at yung po ay sinimulan po nila ang pangbobomba sa pangmumorta sa Marine Battalion lang din, Team 11, noong April 30, 2007. At bago po ito nakubkob ng military, apat na araw bago po ito na napilitang makubkob sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mga Marines na nasa Island of Sulu po nung araw. Nagkaroon ng matinding pukpukan at palitan ng putok. Saan ka tinamaan? Bali ako po sa kaliwa, kanang hita po ako tinamaan at ako po ay nagkaroon ng isang killed in action na sa katauhan ni Staff Sergeant Alejandro Lopez Sakla ng Amalapay La Union. Kasama po rito ang wala ko pong naging sugatan ng mga tauhan under ng 23rd Marine Company, Marine Battalion Landing Team 3. Sa mga pangyayaring ito, hindi ka ba nung ba naisip na ikaw eh lumabas sa serbisyo? Hindi ko po talaga naisip na lumabas sa serbisyo sapagkat po ito ay naging bukasyon ko na nga po. At sa katunayan, ako po ay pagka-wounded ko po na yon ay muli po akong bumalik sa field at nanatili pa rin po ako ng halos 2 taon before po ako na-assign dito sa Headquarters Philippine Navy. Si Captain Ding Lasan ay kinasal noong January 26, 2003 at ang kanyang napangasawa isang guro ng pamantasan ng Marikina na si Dorothy Tenerife at sila ay nagkaroon ng isang 6 taong gulang na anak na lalaki. May pamilya na po ako. Paano ka napag-asawa? Nasa servisyo na noon? Ako po ay isang second lieutenant na noon nang ma-meet ko ang aking asawa na si Dorothy T. Ding Lasan at siya po isa ding anak ng isang Marine Master Sergeant. So hindi ba kayo nagkakaproblema? Actually po ay in-embrace niya na po talaga yung buhay ko. Palibasa po siya isang anak din ng isang Marine. So alam niya po yung buhay kung paano gumalaw ang isang katulad niya po na anak at isang asawa na isang Marine. Ilan ang anak niya? Isa po ang aking anak na ngayon po ay 6 taong gulang, si Jason Clarence. Ano ngayon ang may babahagi mong inspirasyon na pananalita sa ating mga kabataan na tumitingala na gusto rin pumasok sa pagiging sundalo? Anong masasabi mo sa kanila? Ang pag-sisirbisyo po sa bayan ay isang noble na profesyon at hinihikayat ko po ang mga kabataan na kung sila may able na tumulong at magsilbi sa bayan ay huwag po silang magkatubili. Kung ito may sasapit po sa kanilang buhay na ang kanilang pong sariling buhay masiil sa nang naayos sa pagtatanggol at paglilingkod sa bayan. Ito po ay isang kayo po ay may ituturing na bayani. So wala po tayong dapat ikatakot at ito po ay sana ay maging inspirasyon upang magkaroon ng katahimikan at kasaganaan ng ating bansang Pilipinas. Inyong natunghayan ang ilan lamang sa mga kwento at kasaysayan ng isang kawal Pilipino na naglilingkod sa sandatang lakas ng Pilipinas sa katauhan ni Marine Captain Jose Papa Ding Lasan. Isa lamang siya sa libo-libo nating mga sundalo na nagsasakripisyo at inilala ng kanilang buhay upang makapaglingkod sa bayan at mapangalagaan ang ating kapakanan. Siya ay isa lamang sa mga buhay na bayaning may tuturing. Isa siya sa mga kawal na tapat na naglilingkod sa bayan kaya siya ay aming binibigyan ng pagtutugay bilang sundalo sa makabagong bayaning Pilipinas. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayan ang isang tunay na kasaysayang nakapanoon sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Tuwing araw ng Linggo, alas 4 ng umaga sa palatuntunang Defense Corner ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Young,
dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan! Depensa, tuloy ang balatan! Ito ang Defense Corner! Yan po'y isa lamang sa mga kwento ng ating mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan namin pong binibigyan ng pagpapalaga at pagkilala sa palatuntunan ito. Tulungan po nating malinis ang hanay ng kasundalohan at ipalala sa kanilang tungkulin ang dapat gampanan sa ating bayan. Sa ating mga text messages, good AM po, makapal talaga ang apog ni Ombudsman Gutierrez na sa kawalan ng tiwala ng presidente sa kanya ay at kabilang batikos ayaw pang umalis sa pwesto Mel Barbera ng San Roque, Zamboanga City. Ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay kalinsabay daw ng ilang pangunahing mga bilihin na hindi na kaya ni Juan de la Cruz dahil sa mababang sahod mula kay MC Milan Operation Tulong. Dapat ay laging nakahanda ang ating gobyerno para sa ating mga OFW dahil sila yung mga nagpapasok sa atin ng malaking remittance sa bansa mula pa rin kay MC Milan. Halatado talaga na nagsisinungaling ang bayaw ni Retired General Ligot at ang asawa niya, halatadong nagsakit-sakitan lamang. June Gutierrez ng Alameda, Cotabato. Good AM, Bing at Karen, ipaabot kay Erap na mag-iingat siya sa pagsasalita para di siya na mapapahiya. Di kaya siya nakukonsyensya sa pagtawag niya kay dating PGMA na icon of corruption. Nakalimutan na niyang kailan lang ay convicted siya sa crime of plunder at dahil dito siya ang dapat na tawaging icon of plunder mula kay Nelson Barrett Echagüe Isabela. Ang ilang tao sa DFA at DOE ay parang mga makapili ng hapon na may saklob na bayong sa ulo at turo ng turo, ganyan ang lagay nila. Mula kay MJ Operation Tulong. Good AM, mga katoto, sa slogan ni Mr. Aquino na kanyang ginamit noong panahon na nangangampanya siya, kung walang korap, walang mahirap, sa aking palagay, dapat pangunahan ni Mr. Aquino na isulong ang parusang kamatayan para sa mga magnanakaw sa gobyerno sa pamamagitan ng firing squad sa Luneta para maubos ang mga magnanakaw sa Pilipinas at nang sa ganon, wala ng mahirap na Pilipino. Mula kay Lawrence of Nueva Vizcaya. Bakit kaya kapit-tuko si Gutierrez sa kanyang pwesto? Siguro kung ma-impeach siya, katakot-takot ang kaso ang aabuti nila. Isa na ang pag-iimbestiga sa mga perang bigay sa kanya ni Arroyo, Jok-Jok Garcia at Ligot. Mula sa number 0, sino ba itong number nito? Hindi na binigay ang pangalan. Okay, wala na naman tayong oras mga katoto. At syempre, hindi kompleto po ang ating naging palatuntunan ngayon sapagkat wala po ang babes ng bayan. Hindi po rin na nakasama natin. Antabayan na po sa ating balitang bayan numero 1 edition ang ating kasamang Milkir Gunan. Mga katoto, tulungan natin po ang tahanan ng ating lahi. Pahalagahan natin ang ating bayang sinilangan. Huwag yung mga buhay at gahaman sa kapangyarihan. Ito po yung katotong Bing Formento, RH911, nagsasabing, mga katoto, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Ito ang mga nominado para sa Best Radio Field Reporter at Best Radio Newscaster. Best Radio Field Reporter, Norberto Bing Formento, DZRH-AM, Manila Broadcasting Company. RH911, Bing Formento ng DZRH. Golden Dove Award for Best Radio Field Reporter. Norberto Bing Formento, DZRH Manila Broadcasting Company, Best Field Reporter. Sa ngalan po na nagbabalik na Mr. Bing Formento ng DZRH, maraming salamat po. KBP, thank you very much sa honor. On this corner, the secret agent 911 from the informative secret service of DZRH. Lilinawin ang mga controversial na issue. Ito ang inyong defense corner. Tatalakay ng mga issue pambayan. Handa ka na bang dumipensa? Let's get ready to rumble!
Aarang kalada na! Mabilis! Sumasagitsit! Umilag ka! Baka ikaw ang tamaan ng depensa! Ito na ang Defense Corner! Defense Corner! Ubakan ang mga kontrobersyal na issue, panata ng mga katwiran, kasama ang nag-iisang katoto at games ng bayan, si RH911 Bing Formento at Karen O. Young. Defense Corner! Defense Corner!